don't forget like, share, to like, subscribe, share, subscribe to my YouTube channel. Subscribe to my YouTube channel. And yeah, don't forget to turn on the notification bell. Oh, so every time I upload a new video in a millennia, you'll be alerted. Even though YouTube doesn't exist anymore. Sa gabi nag-ride, sa gabi nagba-vlog. 'Yung adventure of the cat. Abid mo kapag tama lang ang iyong at diretso lang ang iyong ano. Makakapag-break ka ng maayos. Okay. One of our topics today is marami akong napanood na viral ngayon na mga nami-miscalculate, nasasagasaan, mga sinasagasaan. Minsan or lagi akala mo motorcyclist lang or mga motorsiglo lang ang nasasagasaan na aksidente. Hindi din pati mga pedestrians dahil because of drivers who are not that trained or uneducated. Kaya itong topic na to ay para sa mga shout out sa LTO at ang ating mga enforcers. Minsan nga hindi nga enforcers eh, kasi kawawa naman sila. Sila yung nasa road, naninita, may maintain ng traffic, may initan, you know, medyo pagod na sila. Ang medyo dapat mag-work dito ay yung mga nakaupo sa opisina at nag-iisip ng mga seminar nila para sa ating mga magagandang driver at poging driver katulad natin. Para ma-educate ng mabuti ang ating mga kamote riders. Para next time, hindi na sila kamote. Diba? Yung maayos na yung pagmamaneho nila, hindi na sila pag-ewang-gewang, mga ganun bagay, safe na sila. Iyon ang pinaka number one na ano. Uy, dilim dito ah. Pinaka number one na solution dyan. Educate them, man. So, hashtag LTO. This video is already an emergency for you all kasi marami na talagang nagkakaroon ng aksidente due to human error. Bakit human error? Kasi hindi nila alam mag-drive. Hindi lang yung mga motor na katulad namin. Ako kahit ano, I want to learn more and more driving skills. Itong pagmamotor ko na to is just new. New driving skill to. It's a new discipline. It's a new world for me. You know? Medyo 6 months na yata or close to 1 year. Nagmamotor ako. Pero, I learned a lot. I want to learn more. Lalo mga safety. Safety. Kasi mapansin ko talaga kahit mga fellow riders ko talagang kamote. Ibig sabihin yung sobra manakbo. Not only at the end, very surprised kahit sa mga previous videos ko, vlogs ko, napansin ko yun na medyo commented ko talaga na pati babae ganun sila kakamote na. Man, noong nagsisimula ako mag-drive ng four-wheel vehicle, ang babae yung pinaka magandang mag-handle at mag-maintain ng kotse kasi they're soft. Ngayon napaka soft na mag-drive sila. Maganda magtapak ng clutch, dandan lang magpreno, medyo kamote lang na ano na magmaniobra sa parking or mga matansya-tansya na alanganin, pickle minded in directions. Sorry ah, pero yun lang mapansin ko in general in my observation.
Pero babae, wow, the best yan. Huwag sinabi mo, sinabi po na ang nag-handle nitong kotse na to ay babae. Oh wow, that's malaking factor yan sa resale value ng isang sasakyan. So, ngayon, my God, very very surprising. Mga babae na pinakakamote din, marunong mag-drive. Mayroon kamote, mayroon malakas ng loob. Mas malakas pa ng loob kasi sa lalaki na simula pa lang mag-motor. Sabi, nakakasingit-singit sila ng ganun-ganun without any caution. Not all naman, pero okay naman sila. That's very very surprising. And with that said, yeah, yung mga sinasabi ko na yan, yung hashtag LTO natin ngayon, eh, that is already an emergency. Even ladies, ganun na kabulok na yung culture sa pagmamaneho. Ganun na ka-vast yan. But of course, the guys. Guys wanna have fun on the road with their machines and toys. Yung mga naglalaro talaga yan. Kaya lang, pag naglaro, dapat safe. Hindi yung wala lang. Nakaka-aksidente, nakakasakit, or sinasaktan yung sarili. Mga masokista ba? So, I'm calling, I hope, ma-call an attention na yan, or kahit yung mga makakapanood nito, mag-comments kayo. Sana magawa na ng paraan yan na ganyan. Actually, itong mga yan, mga panguhuli nyo dyan sa sorry to tell, pero medyo nakakapagod yan sa inyo. I'm really worried. Yan yung paghuhuli nyo sa kalsada. Nandyan kayo sa kalsada bilang LTO. Nakaw, I don't know why you choose that na ganyan yung options nyo. Pero pinakamagandang options, mag-collaborate kayo sa lahat ng schools, sa lahat ng safety, what seminars, teachers, everyone. I-educate nyo lahat ng drivers, kasama na ako dun, ng libre. Hindi man libre, yung affordable na maaabot ng isang taxi driver, or isang jeepney driver, tricycle driver, na kaya niyang abutin ang presyo na ganon para ma-encourage siya na matuto ng tama sa pagmamaneho sa kalsada. Biro mo yung mga ganong aksidente. May pedestrian na nga for sure, visible na sa kalsada. Hindi mo na kailangan lagyan ng ng speed bump yan or speed humps. By the mere fact visible, mas magandang mag-travel ang paningin kaysa dun sa pakiramdam na huli na lang lahat minsan. Alam niyo yun, di ba? Alam niyo yun. Duh. Pag nakakita mo sa harapan mo yan, magre-react ka na agad. So, makakapreno ka. O, pedestrian, sige, slow down tayo. O, slow down, stop. May tao eh. Ganun. Dapat gandahan na nila yung mga pagmo-monitor ng mga traffic violations din nila. Bukod down. Effort lang mga guys. Walang pa kuya-kuya ako sa opisina. Opisina ng LTO. Kung sino man. Kung LTO man yan, MMDA. Study well. Diba? Kailangan pag-aralan ninyo yung mga Mamaya meron na dun sa likod mo yung truck. Ay, bus. Yeah, no? Yeah! Bilisan mo pa, man! Diba? Diba emergency na yung mga ganyang cases na nag-aharurot na mga Diba? Pag-gewang-gewang, pupunta yan sa kaliwang-kaliwang-kaliwang-kaliwa at nagkakanta usok-usok sa kakatapak ng kanyang selenyador. Yung bus na yan. Diba? Diba ba emergency yan? For sure, hindi niya alam ang speed niya na dapat. Diba? Pero kung i-educate mo yan,
tuturuan mo ng tama, paulit-ulit, next time, ay, nga pala, no? Tsaka matututunan niya, bakit niya kailangang tumakbo ng ganun, di ba? Madaming dahilan bakit kailangan niyang tumakbo ng ganun-ganun lang. Di ba? Alam niya yung dahilan. Alam na yung dahilan. Bakit siya tatakbo ng 60 lang, 40 lang, or even bakit 100? Dahil may education. At tiligo tayo. Di ba? Lahat naman tayo hindi po bobo. Lahat naman tayo merong self-awareness. Oh, diba? Bakit hindi pwedeng pa-change-change sa pag-iwang-iwang sa kalsada? Diba? Bakit hindi pwedeng naka-chinelas, naka-shorts? Bakit naka-helmet pag nagmo-motor? Diba? Kasi hindi nila alam, most of us, hindi nila alam ang dahilan. Bakit nga ba? Why? Diba? Kasi wala lang. People who don't know has less powers. Kasi ika nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Diba? That's close to being civilized. So, bakit naging civilized ang mga tao? Kasi we created rules at yung rules na yun dinidisseminate sa maraming tao. At yung mga tao na ay oo nga pala, bakit nga ba kami nagaganito, 'di ba? Ano 10 commandments lang, 10 lang, hindi pa ma-memorize natin. Oh, may pumapatay pa rin. Meron pa rin nambabastos ng reliyon. Meron pa rin bastos na mga magulang, bastos na mga anak. O, diba? Kasi for sure, hindi nila binasa yung Ten Commandments. Ganun din dito. May pagkarami-rami pa naman ng commandments ng pagdadrive. Diyos ko. Lahat ang maiisip mo. Saka lahat yung nakasulat na yan, hindi maintindihan ng ordinaryong tao. Mga kunyari, parang mga article chauvinist na yan. Sa where is, maintindihan mo ba yun? So kailangan may nagpapaintindi. Binibigyan ng diba? Relax. Para sila, ay oo nga, relax tayo. Ano naman tayo magagawa eh? O, diba? Rules at rules yan. Ano nila ipa-follow? Hindi nila alam. Duh. Diba? Ranting na naman tayo. Hindi pa nga nag-ano. Hindi pa nga nakaka-uwi. Ranting na. Diba? Tapos kung sino-sino pa yung dumitikit sa gilid ko. Wacha-chow! Wow! Welcome to Sagada na kung saan makikita mo ang fog. Fog sa harap mo ay kulay itim. Yes! Pucha, usok pala sa boss. Naknatae. Hashtag na naman, maintenance. Hashtag maintenance, mga kids. Kids at non-working. Alright. Oh, diba? Sila tumitigil sa gitna. Oh. Mangyayari yun. Diba? Kailangan hindi. Oh. Kalsada nila, lubak-lubak. Hashtag pa rin niya, kay lubak-lubak din yung kalsada ninyo. Hindi nyo mapantay-pantay yung ganitong kalsada dito sa may airport road. Airport road ba to? Alog-alog yung utak mo dito. Oh. Kaya pala yung mga jeepney driver dito at mga tricycle driver at mga motor, naalog yung utak. Oh. Doon sila na i-stress, di ba? Anyway, going back, hindi po yun yung topic. Going back, kesa sila, tingnan mo, nagpapakapagod sila hanggang gabi, humuli ng ganito, humuli ng ganito. Paisa-isa lang yun eh. Paisa-isa lang yun, hindi mo naman natuturoan lahat yun. For,
sigurado ka ba na malalaman niya ng iba? Malalaman niya ng iba na ano na, hindi naman pala nagda-drive. Oo, malalaman mo ba ng iba na nagda-drive ba? Oo. Salamat sila kung ang kamag-anak nila may motor din or driver. Ayun nga, kanya for example lang, nagsusot ng helmet, diba? Ano nila, malalaman yun. So, may bibili sila ng motor, wala silang helmet. So, alam lang nila, libre. Bakit kami? Oh, libre lang. Libre lang yung helmet, hindi naman susuot. Ayun, pangit eh. Bakit ako? Alam ko. Oh, kasi may knowledge. May kapangyarihan. Ngayon may kapangyarihan ako magwalwal sa kalsada. So, hindi naman joke lang yan. Walwal na mag-ingat. Tingnan mo sila. Oh, ayaw pagbigyan. Ito, pagbibigyan natin sila para silang tamaan ng ano. Oh, rumble! Balik tayo para may content! Diba? Okay. Nakatakas na yung kasamahan nila. Wow, this is so strange. Dapat ito traffic. Oo nga. This is so really really strange. Everyone is here. Is the traffic really improving in the Philippines? I do not know. But you know, we'll just go straight ahead and we are benefiting from it. Kahit 5-6 mas mapapadali tayo maka singil kasi walang traffic din. Mostly alam lang ng mga driver traffic light minsan or lagi talaga binabiolate din yung traffic light lang. Oh, diba, bakit din nila alam? Inaalam sa tapos green light. Oh, pag green light kita, ano, bakit nga ba? Kasi po, pagbibigyan mo naman yung ano, they don't get the whole picture out of it. Common na nga sa tao na hindi nakakakuha ng bigger picture kasi ano bang pake ko? Diba? Ako mismo, anong pake ko? Anong pake ko sa long hair mo? Oh, diba? Parang ganun lang yun. What I care about is only me, myself. I just want to go home. Sumingit ako. Survive ako. Ganun lang. Pero, you don't... Everybody doesn't get anything about it. Diba? Nakakaabala ka, nakakasakit ka, nakaka-aksidente ka din. O, ng iba. O, bali kung ikaw. O, kung ikaw mag-aksidente sa sarili, makakakabala ka ng ambulansya din. Diba? Ganun lang yun. Oo. Diba? It's not fair. Ha? Yeah. Hey, thank you pala sa, ano, ay, nag-sponsor ng ating knee pads ngayon. Isa pa yun. Yeah. Thank you, thank you. This is another upgrade and protection for our motorcycle riding experience. Diba? Yan. Siguro hanggang doon na lang yung ating topic sa hashtag emergency LTO. Please educate all drivers. Ang haba ng ano. Ang haba ng topic. Ng title pala. Ikli ng topic. Ang haba ng title. So, this is me, Sonet, for this topic. Adios, and safe lagi tayo, mga men, kahit di nyo alam. For now, hindi gagawin ng LTO yan na ano, kasi wala pang nakakaalam yan. This is not the most emergency thing na talaga. Kaya nga may traffic eh. Diba? Isa pa yan. Kaya ang may traffic, walang nakakaalam proper din avoid ng traffic. Oh, katulad nitong mga jeep na to. Ano ba? Babay na nga, meron pa isang traffic na ano. Short lang.
hindi nila alam paano mag-stop sa tama. Hindi nila alam paano tumabi. That goes for private vehicles. Hindi nila alam paano tumabi. Mag-aaway pa yan. Pag hindi natabihan. Away kayo pasahero, away kayo ng kapwa motorista nyo, kapwa driver. Oh. Kasi hindi na pagbigyan. Oh. Diba? Wala! Walang education! And I think education starts when you're young. Kahit hindi ka gumagamit ng kalsada, hindi ka gumagamit ng motor, nagsisimula yan sa paggamit ng kalsada, simula nang ipanganak ka as a pedestrian muna. Diba? Dun yun. Sisimula dun. The pedestrian way. Yun ang masama. Nagkakaroon sila ng superpowers bigla. Diba? At titingnan ka ng masama. Kasi nasagi ko sila. Ano yun? Yung minsan makukulit pa nga yung mga pasahero eh. Ah, baba ko para, baba ko para. Mamakawa ng driver. Minsan, yan, medyo nagiging okay na yung mga culture ng driver na, ma'am, sir, bababa ako po kayo sa ano, sa babaan. O kaya sa tabi lang po natin, nasa gitna po tayo. Saludo ko sa mga driver na ganun. Tsaka mga taxi driver, whatever. Tatabihan. At pwede naman pala. Diba? Pwede naman pala na gano'n. Na, oh, okay yan, okay yan, ganyan, ganyan. Okay yan, nagbababa sa gilid, tatabi. Hindi, hindi kasero, hindi ano, diba? Nagpapasensya sa mga makukulit ang motor, diba? In short, hindi adik. Oh, nakakasira talaga ang drugs. Kapag nagda-drive, magpapasensyaan mo pa yung nakainom na driver eh. Pero yung naka-drugs na driver, wow! Totally unexplainable. Unacceptable norms na yun. Huwag kayong magdodroga. Pahinga na lang kayo. Binom na lang kayo, pahinga kayo, drive the next day. Ano lang yun? Kadali-dali. Ba't kayo pa nagda-drugs? Diba? O yan, sige. Yan ang wrap up natin. At sana ma-view tayo at mapakinggan tayo dito sa ating YouTube channel na tayo lang nakakaintindi. At ako'y marami pang susuungin na traffic katulad ng mga ito. Singit-singit. Singit tayo ng maayos. Wow. Wow, okay yan ha. May pannier siya. Nice. Lalagyan. Ang dami storage devices. Pero stick din ha. Paano siya makasingit ha? Paano rin tayo makakasingit dito? Yan ang ating tutunghayon. Ta-ta-ta-tan-ta-tan! Feel ko lang yan na scooter ako. Feel ko lang yan. Na ganyan. Wow! Wow! Diba? Ito mga beginner riders katulad ko. Mga beginner rider. The riders from hell. Parang tumatabing hiyan ako yan eh. Sana elbow pads. Tsaka ano, parang kay Batman. Na-sponsoran din tayo. Galug! Ito ang mga pinaka... Hindi naman pinaka. One of the challenging parts. Ito na yung traffic. Kanina naman. But usually, hindi na nagkakaroon ng masyadong mahabang traffic na gano'n. Divo! Diva! Ayoko na ba? Wala na, boring na naman. Tayo tao lang, the dark. There's a hole in the middle. Pero ganda talaga ng Jimmy, bagong Jimmy. Like ko yun, Jimmy.
Jimny kaya yung ano? Jimny kaya yung sinasakyan ni Alexis noon? Yung si Shider. Hindi ko alam kung Jimny. Basta Suzuki yun, alam ko eh. Ay hindi, parang Mazda yun. Bakit? May motor bang Mazda? Hindi, Suzuki lang. Motor. Oh, okay. Hindi ako mabaho. Mausok lang talaga. Hey, what's happened to him? Dito may nag-lock yung kanyang ano, wheels. Stig. Drifting. Oh. Surprises! Ten. Yeah, Honda Civic, Stig, good in traffic.